Sa nakaraang video, ipinakitang dinala ng shaman ang bida sa nakaraan, upang ipakita na ang may-ari ng teacup sa gallery ay si Admiral Yi Sun-sin. Gamit ang kanyang abilities, napaamin naman nito si Kitagawa about sa origin ng teacup at na-record pa ito bilang ebidensya. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng ating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpai tier members. Solid kayo! Balik sa istorya, punta muna tayo sa lugar ng bida. Umuwi muna ito sa bahay niya, dahil matapos gamitin ng paulit-ulit ang abilities niya, halatang nanghina siya. Isang bagay na alam niya namang posibleng mangyari. May tumatawag sa kanya, at yun pala ay si Uncle Byung-guk na nasa airport. Kinamusta nito kung kamusta ang plano nila. Pabulong nitong sinabi na, natanong niya raw ba kung totoong kay Admiral Yi Sun-sin ang teacup. Sumagot daw ba ito? Dahil nga sa sama ng pakiramdam ng bida, sumagot lang ito ng later. Mamaya ko nasasabihin ang lahat ng nangyari. Mahabang istorya kasi kung ay kwento ko ngayon. Inimbitahan naman siya ng kanyang uncle na kumain sa labas for dinner, dahil darating na raw ang anak nitong si Soo-jong. Pero ang sagot lang ni Hye-jin ay, sa susunod na lang. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Ikinagulat naman ito ni Uncle Byung-guk at sinabing sige, magpahinga ka na lang muna. Siguraduhin mong uminom ng gamot mo. Nang binaba na nito ang call, nagtaka naman si Byung-guk kung ano ang nangyari, dahil kanina, okay naman ito. Pero base sa tunog niya sa phone, masasabi niyang ang tila may sakit ito. Napakamot ulo naman si Byung-guk at sinabing, mukhang dalawa na lang daw silang kakain dahil sa nangyari. Balik sa bida, wala na itong lakas na maramdaman sa kanyang katawan. Kahit na noong trinangkaso raw siya, hindi ganito kasama ang naramdaman niya. Makikitang humiga na nga lang ito sa kama upang magpahinga. Based sa kondisyon niya raw, mukhang kailangan niya munang magpahinga sa kama hanggang bukas. Pero still, mapalad raw siya dahil finally nakakuha na ito ng mga clue. At kahit wala na siyang lakas, napa-research pa ito sa kanyang phone tungkol kay Tera Uchitoro. Nasa edad na 56 ay naging presidente ng Maisaro Electronics at alam niyang siya rin daw ang employer o boss, na naglagay kay Kitagawa Momoko sa tabi ni Director Yang Soo-jin. Napaisip naman ito, kung ito raw ba ang kapangyarihan ng Hwa-jin Group. Wala pa daw isang oras since pinaimbestigahan niya ito, pero hindi niya inakalang napakabilis lang nilang makukuha ang mga impormasyon na yon. Napaisip tuloy siya, kung alam ba raw ni Tera Chitoro kung nasaan ang mga Tera Uchi collections. Pero kung ganun nga, paano niya raw ito i-approach? Hindi niya na nga kinaya ang pagod, at napapikit na. Lumipat naman ang eksena sa Japan. Makikita si Tera Chi na may staff na kasama. Habang tinitignan nito ang celadon, sinabi ng staff na nahanap na raw ang bagay na gusto niya. Tila panaginip pala ito ng bida, dahil makikita natin ang green aura niya na parang trinansport siya muli sa nakaraan. Sagot ng staff, na oo, nahanap na raw sa lugar na tinatawag nilang Seon Gallery sa Korea. Nakalutang lang si Hye-jin habang nag-uusap ang dalawa. Ikinagulat ni Tera Chi na nasa Seon Gallery pala ito. Bilang resulta raw ng imbestigasyon, napag-alaman nilang ang nagmamay-ari nun ay ang Hwa-jin Group. Parang nagising naman sa katotohanan ng bida, nang mapansin niya ang kanyang paligid. Nasa office ito na tila tago dahil wala man lang araw. Sa isip niya, masyado daw makatotohanan ang nakikita niya upang make insider na panaginip. Napansin nito ang isang pat-eri na pamilyar, peiteng ang kimono. Nasense ni Hye-jin ang astral body projection. Something na na-experience niya na noon. Sigurado daw siya na hindi panaginip ito ang na-experience niya ngayon. Pero paano raw ito nangyari, natulog lang siya. First time niyang naranasan ito, nang hindi humahawak ng any artifact. In that case, mukhang merong kakaibang nangyari, sa bansyang Celadon doon. Nag-agree naman ang shaman, na nasa likuran niya lang pala. Sinabi nitong, maaring recent memory ito ng bansyang Celadon. Nagulat ang bida, na naroon din pala siya. Hindi niya kasi siya nakita agad, so hindi niya inasahang pupunta rin daw ito doon. Sagot naman niyang, tinawag din kasi siya nito. Hindi raw siya ang nagre-recall ng memory na yon. Ito raw ay ang will ng three heavenly objects na dumaloy sa pamamagitan ng bansyang Celadon. Isang energy na kahit siya ay hindi makontrol ang nagdala kay Hye-jin sa alaalang ito. Maaring, ang rason daw kaya di maayos ang kondisyon nito ay dahil sa epektong yun.
Merong tinuro ang shaman at sinabing, "Nakikita mo ba ang nakapatong sa table?" Ang tinutukoy nito ay ang box na covered ng talismans katabi ng Bonchong Celadon. Sa tingin raw niya, naroon ang at least isa sa tatlong heavenly objects. Dagdag ang shaman, hindi niya completely ma-interpret ang mga nakasulat na salita at pattern sa talisman na nakakabit dito, pero mukhang matagal na raw itong nakalagay roon ng isang taong nais na isil ang kapangyarihan ng three heavenly objects. Mukhang alam ng taong yun kung ano ang kakayahan ng heavenly objects, kaya mukhang gamit ang lahat ng makakaya niya, sinil niya ito para maiwasang mag-leak ang kahit na kititing na energy mula rito. Napaisip naman si Hye-jin, paano raw na naapektuhan ng energy nito ang Bonchong Celadon kung sealed naman pala. Inabot ang pinauusapan nilang Box Jeterachi at hinawakan niya ito. Makikitang may punit ang isang talisman kaya may lumabas na unting energy at napunta sa katabi nitong Celadon. Wala na raw pag-aalinlangan pa ang shaman. Ang energy na nascent niya ay galing sa isa sa three heavenly objects. Nabanggit nito ang mirror na nagre-reflect ng human mind, ang heart reflecting mirror. Dagdag niya, dito man daw natatapos ang memory na yun, at least, after a long time, nakahanap na sila ng clue tungkol sa hinahanap niya. As expected, walang duda na pinili ng will ng three heavenly objects si Hye-jin. Mangiyak-ngiyak ito dahil ito ang kanyang lifelong mission. Sobrang nagliwanag ang shaman, kaya naman napatakip ng mata si Hye-jin. At in an instant, nagising na ito. Hindi naman sa sure sa kung ano ang nangyayari. Lipat muna sa Seon Gallery, nakatitig si Yunye sa isang painting habang may kausap. Tinanong siya ng kausap, kung chinek na raw ba nito ang ipinadala niya. Sagot naman niyang ginagawa niya na raw ngayon. Kinamusta nito kung okay daw ba ang item. Hindi ba raw maganda? Sagot niyang, na-maintain nito ang beauty ng space dahil sa neat at delicate na mga brush strokes, at dahil dun, properly daw na-convey ang tema nito. Ang fiancé niya pala ang kausap niya, sinabi nitong hulaan niya sino ang nag-drawing ng painting na yon. Sabi ni Yunye na Shin Seimdang, ito ang nakikita niya dahil sa features ng painting. As expected raw sa director ng isang gallery, nahulaan niya ito ng tama. Dagdag niya, nahirapan daw siyang i-secure ito para sa next exhibition niya. Sagot naman ni Yunye, na ipapa-appraise niya raw ito agad. Hindi naman daw sa wala itong tiwala sa kanya. Nais niya lang daw manigurado. Sagot naman niyang, sure, go ahead. Ipa-appraise mo muna. Anyway, nag-invite naman daw siya ng expert. At nakakagulat, na nasa kwarto pala ito, kasama ang ibang babae. Sinabi ng fiancé na kaka-introduce lang daw sa kanya sa isang appraiser, at mukhang okay ang background nito. Sumagot naman agad si Yunye ng firm na no. Pinag-isipan niya na raw mabuti ito, pero sa tingin niya, ipagkakatiwala niya ito kay Hye-jin. Nagulat ito at tinanong, kung wala ba raw siyang tiwala sa kanya. Bakit daw? Nais niya ba raw itong ihir gamit ang sarili niyang pera this time? Sabay tanong na, afford mo ba? Sagot ni Yunye, na kailangan niya lang daw siguruhin na hindi ito makakaapekto sa gallery. Sana raw ay maintindihan niya, since pinag-isipan niya naman itong mabuti bago finally nag-decide. Mukhang disappointed naman ito at sinagot na lang na fine. Subukan mo this time. Sabay banta na, tignan natin ano mangyari kapag nag-complain ng mga higher-ups later. Biba na nito ang phone at naisip bigla si Hye-jin. Mukhang naguguluhan ito at sinabing, siguradong tama raw ang naging desisyon niya. Pagkababa, kitang-kita namang galit ang fiancé nito at tinawag si Yunye na hopeless bitch. Hindi daw ito nakikinig sa kanya. Sagot naman ang kasama niyang babae, parang nahihirapan daw ito sa kanya. Si, ano bang sinabi ko sayo, saad niya. Inflexible AAT stubborn bitch daw si Yunye. At napalingon ito sa kanya. Bumangon na nang ito sa kama at sinabing matigas raw talaga ang ulo ni Yunye. Shocks! Napansin niyo ba? Ito ang nakakairitang anak ni Director Lim Song-jun, ang Vice President ng Hwajin Group. Ano raw ba ang ginagawa ng mga bitch na gaya niya? Hindi niya raw alam, ano ba ang iniisip ng lolo niya? Malaking pagkakamali raw na pinili niya si Yunye bilang tagapagmana ng Seon Gallery. Hindi ba raw nila ito aayusin? Tanong niya rito. Kailangan daw ng gallery ng mas flexible at realistic na tao upang mag-take charge sa gallery na yon. Sabay ngiti at sabing, mas qualified pa ko sa posisyon na yon, kesa sa bookworm na si Yunye.
Hinawi nito ang buhok niya at sinabing, dapat sa kanya niya na lang siya na engage at hindi sa walang taste na babaeng yon. Tinanggal naman nito ang kamay niya at sinabing, wag muna raw nitong bilang ang manok habang hindi pa sila nagha-hatch. Ano ba raw ang magagawa nito? E ang opinion nga ni Yunye ay hindi niya kayang isway. Sagot naman niyang, ito pa lang ang simula. Maghintay lamang daw ito dahil kayang-kaya niya raw pabagsakin ang kapatid nito. Siya na ang magiging director ng Mire Innovation at kakayanin niya na raw na gawing director rin ito by then. Speechless naman ito sa sinabi niya. Sabay sabing, alright, kailangan daw nitong makuha at least ang posisyon na yun para magkasama sila. Niyakap niya ito at sinabing, do your best, Opa. Pero in reality, ginagamit niya lang din ito. Sa isip niya, ang illegitimate bastard na gaya niya raw, ay walang karapatan na sabihan siyang, kaya niya itong gawing direktor. Talk about red flags. Nagsama pa ang mga ahas. Nakaka-high blood. Well, halata namang may something talaga sa fiancé ni Yunye nang una pa lang itong inintroduce. Pero nakakagulat na makikita pala nating muli sa episode na ito ang anak ng vice-presidente. Ano kaya ang mga susunod na hakbang ng dalawang ito? At malalaman kaya ni Yunye ang pagtataksil sa kanya? Anyway, kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.